Again mga paps, sa video na to ay mag-install tayo ng MBR1 Racing ECU sa ating Sniper 150. So headshot yan, so nabili ko pala to sa online. So bago yan, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan na mag-like, subscribe at hit the notification bell button para update ka sa aking mga bagong video. So, at mag re-repack rin pala tayo nitong ating exhaust open pipe. So, ito yung lalagay natin. Yan. Fiber cloth. Baray, makapagano. So, ito ang ating elbow. So, yun mga paps. Simulan na natin. Kuha muna tayo ng gamit. So, ito pala yung ating sniper. So, nandito rin yung ating Mio. Tingga muna yan kasi magre-repaint tayo ng mags. So yan pala yung ating toolbox. So yun guys, i-repack lang natin tong ating exhaust R5 pad. So gamit tayo ng drill bit. So yun guys, natanggal na to natin yung cover nya. So ayan, so, kung nakikita nyo yan, wala nang laman. Yan, empty na guys. So ngayon nalagyan natin to ng fiber cloth, fiber mat, o ano man ang tawag dyan, basta fiber. Yan. So kailangan kasi natin ng magpa open pipe kapag naka racing ECU tayo. So mag-upgrade rin tayo ng burn out guys. Bullshit. So mag-upgrade rin tayo ng cams tsaka valve spring kapag nag-install tayo nitong ating racing ECU. So ito guys, mumurahin lang to, wala tayong budget pambili ng namahalin. So dito lang muna tayo, tsaga-tsaga lang. So tara guys.
kung yung gunting. Yeah, got brown out. Balon. Ne. Oh, sana na. No, ka ma. Nag-vlog ko ma. Hindi ka di ma. Nag-vlog man niya. Ano ang pakialam ko sa vlog mo? Run out. Hindi. Katay ka ng ring light tayo. Yes. Vlog, vlog. Ay. Eh, vlog-vlog ka. Run out. Sir, ka man karoon ng istorya, karoon puro na di karoon ng istorya. Oy! Laga video na tao. Oh? Istorya, masaya. Dito ka sa ulat. Kahawan ka di. Katol ka di karoon. Ang katol bala ini. Ang harap ko tayo karon. Ang alam. So yun guys, pupunuan na pala natin to ng damo. Tawag dito damo. Damo kulay puti. Yan. Yan. So ito pala sponsor rin to, sponsor. Puro sponsored to eh. Pero may bayad. So, ayun guys, habang gumagawa tayo nito, shout out nga pala muna kay Paring Niel. Yung nag-sponsor nito, yan. Pero may bayad yan. At shout out rin pala kay Jason Garcia. At shout out rin pala kay Dustin Oliberto Ducio, kumpare. So yun mga paps, napuno na pala natin ta. Ayan, puno na siya. So tapos nalagay natin tong kanyang cover. Pa ito rivets kagang rivetar. Kat na? Para ng rivets ano? Sa toolbox. So yun mga paps, ganun lang po kasimple mag-repack ng ating open pipe o yung mga power pipe natin. So and then gagamit tayo nito ng rivets at saka riveter. Yun. Tatlo lang. Saan yung taro sa banda? Kaya yung manito ko. Sadi.
So yan guys, tapos na. So ito pala yung ECU ng ating Sniper 150. So babaklasin natin siya mga paps. Paano ba ito? Ano dito? So yun guys, natanggal na pala natin itong stock ECU ng ating Sniper 150. So ayan siya guys, kita nyo. So ito maliit yung stock, tsaka ito naman sobrang laki. So di ko alam kung saan ko ito ilalagay. Tabi muna natin itong stock natin. So yun guys, wala tayong mapaglagyan. Kailangan natin ng pahinga. Ayan. So yun guys, dyan natin siya ilalagay. Ayan. So, subukan muna natin. Tabit. Ano? Tama. Huh? Dangerous out. Yun. So, yun guys, na lagay na natin. Testing muna natin. Ayan. So kung makikita nyo, ayan, meron siyang number 1, number 2, number 3, number 4. Press natin ulit, balik sa number 1. So ititesting natin guys. Kabit muna natin yung ating power pipe. So tara, kabit na. Bolt na ini. Ha? Bolt. Yun yung bolt na. Ito sa may speaker. So ito pa lang ating M3 is standby muna to. Kasi magre-repaint tayo ng mugs gamit ang Samurai paint. So i-vlog rin natin yun guys. Makikita ko sa inyo kung paano magsabunita. So yun mga paps, testing muna natin. So yan, nakaset lang muna siya sa number 1. So tara, testing natin. Sa stock natin na ECU, 10,000 RPM lang siya. So dito number 1 pa lang, 11,000 na siya.
So set natin sa number 2. So again. Magiging happy tayo nito. So yun mga paps, tapos na pala natin na ibalik lahat ng cover. Ayan. So okay na. So ayan. So ngayon na testing natin, pero hindi to top speed ha, center stand gaming lang to. Kasi sa stock ECU 137 naglilimit na, pero center stand pa yon. So ngayon dito testing natin na naka ECU. So alright, let's go. Center stand gaming lang yon, na hindi yon top speed. So so kailangan natin na mag-upgrade ng bulb spring tsaka cam, kasi hindi natin siya pwedeng i-steady sa high RPM kasi magba-bulb float tayo. So may tendency na masira yung cams natin o maputol yung bulb spring natin. So mag-upgrade din tayo noon, kaso lang wala pang budget sa ngayon.